In Hebrews 11 verse 1, this is our discussion for our Sunday school today. So, nandito no, Hebrews 11 verse number 1. Pakibasa? Pakibasa na lang. Yung pinakamahina, yung hindi namin marinig. Hinaan mo pa. Ayon. Ayon, very good. Thank you. Oh, baligtad, no? Pag sabi na lumalakas. Okay, so ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa pananampalataya. Kasi minsan, ito ang kailangan maintindihan, lalong-lalo na pananampalataya. Lalong-lalo na sa ating mga guests, sa ating mga bisita. So, ang pananampalataya ay hindi to galing sa iyo. No, hindi galing sa iyo yan. Ang pananampalataya, now faith is the substance or is a confidence. Yan ang magandang ginagamit ng NIV. No? Confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So itong pananampalataya ay mababasa niyo yan 32 times yung word na faith. So 32 times sa Book of Hebrews. Yan, morning. So 32 times sa Book of Hebrews and 24 times mabasa niyo yung word na faith sa chapter 11 lang. No? Chapter 11 lang. Ulit-ulit 24 times mabasa niyo yung salitang faith. Ngayon, itong pananampalataya ayon sa Biblia ang pag-uusapan natin. Hindi yung pananampalataya ayon sa inyo organisasyon, ayon sa inyo lokal, di ba? So ano itong pananampalataya? So unang-una, ang pananampalataya, ito ay magbibigay ng katuparan sa mga bagay na inaasahan natin. So sa Tagalog, ito ay kasiguruhan, ito ay pagsasakatuparan ng mga bagay na inyong inaasahan. So magkaroon ito ng katuparan. Ngayon, ang pananampalataya, ang ibig sabihin nito, ginagamit ito ng Diyos upang dalhin kayo sa kaniyang pangako sa hinaharap na wala pa sa kasalukuyan. So itong kasalukuyan na inyong mga estado sa buhay, yun hindi nyo nakikita yung unahan, yung future, yung hinaharap. Pero ang ginagawa ng pananampalataya, dalhin na kayo dito para makita nyo. Kaya nga itong salitang pananampalataya, galing yan sa Diyos. Hindi yan galing sa atin. Kaya nagkakaroon tuloy tayo ng comparison kung sino yung walang pananampalataya, mahina ang pananampalataya, malakas ang pananampalataya. Nagkakaroon tayo ng comparison. Pero kung pag-usapan natin itong pananampalataya, nagbibigay siya ng katiyakan sa kinabukasan, sino yun? Hindi mo naman nakikita ang kinabukasan. Hindi mo nakikita yung hinaharap. Pero sino yung nagbibigay ng katiyakan? Iba Diyos lang. Tama, mali. I-simplified natin. Ganito lang kasimple. Meron tayong mga five senses. Unang-una, hindi niya na alam. Okay, ang tanong, nakikita niyo ba ang amoy? Ha? Eh, bakit nasabi mo yun ang amoy?
dahil sa pandama mo. No, nadama mo eh. Because of your senses. Di mo pwedeng sabihin, ay, yung amoy ng ano, ng pabango ni Carol, kulay asol yan. Hindi. Hindi pwede yun. Diba? Kasi, kung sa filosofiya yon ang tawag doon ay a philosophy of categorical mistake. Ibig sabihin, hindi siya nakakategorya doon. At higit sa lahat, hindi nyo nakikita kung ano ang kulay ng amoy. Hindi nyo rin pwede sabihin, yung pabango ni Poy, ano yan eh. Sa bango niya, ano yan eh. Ganito ang kanyang measurement. Ganito ang bigat yan. Pang 100 kilo yan. Hindi ganun. May nakakita ba sa amoy? Wala. Kaya kung may mga amoy, maghuhulaan kayo. Sino kaya? Ikaw yun ano? Ikaw yun naghuhulaan kasi hindi natin nakikita. Pangalawa, yung panlasa ninyo. Sino pwede magsabi sa inyo yung lasa ng sinigang ay kulay pula? Wala na. Kasi iba yung kategorya niya. So walang nakakita sa panlasa. Ano pa? Yung ano, yung sight. Tama ba? Sino sa inyo nakita ng hangin? Ang kulay ng hangin ay kulay orange. Wala rin. Wala nakakita. Actually, itong four senses na ito, itong apat na to, kasi lima yan, di ba? Ang isa dyan yung touch. Pero itong isa na to, physically, ito yung, ano, siyempre. Pero itong apat, anong isa pa rito? Hearing. Nakikita nyo ba ang tunog? Patunogin mo nga yan. Kasama. Yan kulay. Yan, kitang-kita ko. Kulay ano yan? Anong tunog yan? Kulay green. Yan, kulay green. Wala, di ba? So yung apat na ito, 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 hindi nyo talaga, hindi talaga ito. Ang kailangan mo dito, pandama. Maliba na lang ito kasi nahihipo mo yan eh. Touch o panghipo, pandama, andito. Pero itong apat na ito. So ngayon, pag sinabi mong pananampalataya, kumbaga, ito lima to, no? Para madali ninyong maintindihan, pag sinabing pananampalataya, ito yung pang-anim na senses mo. Na masisense mo yung promises ng Lord sa unahan, mararamdaman mo, makikita mo, mapifeel mo, ito yung faith. Kaintindihan na tayo. Ha? Kumbaga, sa believer, ito yung pang-anim. Huwag niyo sabihin, hulo, six senses pala kami. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, ganon, hindi nyo nakikita yung amoy, hindi nyo nakikita yung lasa. So, ang inihanda ng Lord sa inyo na blessings, hindi nyo rin nakikita. Tama? Paano nangyari yun? Binigyan ka niya ng para masisense mo, para makikita mo, para maramdaman mo, para matanggap mo. Kaya nga nung nag-pandemic, pag medyo nawalan ka ng panlasa, takot na takot nga kami. No? Unang-una, kumain si An-An. Sabi niya, Papa, nawalan ako ng panlasa. Hindi nga. Tapos ikaw at tayo sumunod nit, no? Sumunod si Kenneth. Ako rin. Siyempre, 2020, matatakot. Tinikman ko. Ako rin.
Sabi ko, ha? Tayong tatlo walang panlasa. Sabi ko, Carol, ba't nawalan kami ng panlasa? Sabi niya, naku, nakalimutan ko pala lagyan ng asin. Sabi niya, ay, salamat. Kasi nakala niya may COVID na siya. Kasi, pre. Di ba? Pag nawala ito, kasi hindi namin nakikita eh, na nilagyan ba ng asin o hindi. Umaasa lang kami sa panlasa. Same as faith. It is the confidence, katiyakan, kasiguraduhan, na andyan na. Bakit? Nakita mo nga. Kasi binigyan ka ng faith. Saan galing? Sa Diyos. Parang tahimik. So, Diyos ang nagbigay niyan. Sino ang nagbigay sa inyo ng panlasa? O, di ba? O. Kaya, di ba, galing ng panlasa? Kaya, ang galing magluto. Mas magaling kami wala, wala pakialam sa lasa. Mas magaling kayo magluto. Bato lang ang asin, bato ng bitsin. Di ba? Bahala kayo dyan kung ayaw nyo. Bago kami mag-asawa, masaya eh. Dalawa lang kami. Yung mga sinabaw namin, parang galing lang din sa thermos na binuhos lang ng gano'n. Okay lang, masaya kami. Pero pag kumain kami sa karinderya, ikaw muna ba? Mas masarap ito sa karinderya kaysa sa bahay. Kasi hindi pa kami marunong magluto eh. Pares kami dalawa eh. So see, yung panlasa namin, nasanay na. Matabang talaga. Nasanay. So yung panlasa, isa nasasanay. Pagdating sa Bible, dapat masanay kayo na ang panlasa natin dito, kailangan ang faith. Why? Because this is the confidence or substance of things hoped for. Yung inaisahan mo na wala pa, meron ka ng ebidensya, meron ka ng katiyakan, kasi meron kang faith tanggaling sa Panginoon. So ang ebidensya, hindi pa nga nakikita nila. Eh, meron ba sa inyo nakakita kung anong kulay nitong ano? Nitong tunog? Wala eh. Pero meron, nandyan, naririnig mo. Patunogin mo nga. Nakikita nyo anong kulay ng tunog? Ay, kulay itim. Oo, di ba? Kulay itim. Oo, oh, ikaw, anong kulay? Magkay-magkay kulay. Kulay brown. Oh, walang nakita sa tunog. Pero naririnig nyo. Naririnig nyo. Sigurado kayo. Pag hindi nyo narinig, may problema ka. Kulang ka dito isa. So dahil naririnig nyo ganun din ang pananampalataya, hindi nyo nakikita, pero nandyan na yung ebidensya, hawak nyo na. Parang hindi na kayo umihimi. Ah, di ba? So, andito na. Nandito na. So ngayon, ang ebidensya, hindi nakikita, pero andyan. Patunogin mo. Hindi nakikita ang tunog, pero andyan. Naririnig mo. Di ba, preaching, naririnig mo? Di ba? O yung may karamdaman, ang pangangaral, gagaling ka, naririnig mo. Hindi ka niwala kasi hindi ka kaagad gumaling eh. Pero naririnig mo ang pangangaral. Ganon, edi maniwala. Maniwala ka. Makumbinsi mo pa ako, awit ako dito. Oo. Oh, mawalan sila ng panlasa mamaya. Kumain tayo. So, ang pananampalataya ay, yan ay nagbibigay ng katuparan sa mga bagay na inaasahan. Nandiyan na. Ah, question. Diba, wala pa? Pero nandiyan na yan. Hindi nyo nakikita sa sense of touch. Hindi nyo nahahawakan. Sino ba? Patunogin mo. Hagilapin ko. Ito na yung tumutunog. Hindi ganun. Pero andyan, naririnig mo. Umiiko yan. So, see? So, ito yung katuparan na yung inaasahan mo, andyan na. Ah, di ba? So, may mga pangako ang Diyos sa atin ayon sa Biblia, ayon sa kanyang salita, ipanghawakan. Andyan yun.
panghawakan mo na. Dapat talaga. Naka-firm ka doon. So, ngayon, itong pagsasakatuparan na ito, ito'y pagbibigay katiyakan. Ang daming mga references dyan sa Hebrews 11. No? Binabasa, kung babasahin nyo yan, andyan. Ngayon, nakikita, narinig, yung ating pang-amoy, yung pagtikim natin, ano pa ba yan? Yung ating sense of touch. Paghipo. Oh, hipo, paghawa. So doon, nakikita ito. Kaya, yun nga lang, ang nakikita mo yung alon, di ba? Malakas ang ugong yan. Alon. Pero hindi mo nakita yung ugong. Alon lang. Di ba? So, paano mo naramdaman na may alon? Paano mo ramdaman na may ulan? Nakikita mo. Ano pa? Yung tulog ng ulan, binigyan ka ng Diyos dalawang tainga para marinig mo. Mapatunogin mo yan. Oh. Bakit ko nasabi, ayusin mo naman parang. Bakit ko nasabi parang hindi ko alam yung tinugtog niya? Kasi narinig ko. Ano ba yung nakakaiyak? Maganda naman. Ayan. Ano bang pabilis? Ayan. So, sadali lang. Bakit ako nag-request? Dahil may binigyan ako ng Diyos Carol ng dalawang tayo nga. Na? At parang ayaw ko yung tunog. Hindi ko nakita yung tunog, pero narinig ko. Ang pananampalataya, ganun eh. Dapat makumbinsi ka na ito yun. Oo. Oh, ito yung kailangan mong gawin para mas saayos ang buhay mo. Okay? Para sumunod sa kalooban ng Diyos. So, ang pananampalataya, yan ang katotohanan. Kahit hindi mo pa nakita, yun ang katotohanan. Katiyakan, ngayon katotohanan naman. Kanina katiyakan, kasiguraduhan. Ngayon, talagang katotohanan. Okay? Now, ang sabi, marami kayong nagsasabi na naniniwala kayo sa Diyos. Tanong, nakita niyo ang Diyos? Oh. Ah. Naniwala kayo kay Jesus. Tanong, nakausap niyo ba siya? Dito. Bakit kayo naniwala sa Diyos? Saan galing ang pananampalataya na yan? Sa Diyos. Likas sa atin, di tayo naniwalang may Diyos eh. Likas sa atin, mas gusto sa natin yung kasalanan kaysa yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Unang-una, dapat makumbinsi kayo na ito muna, kung gusto niyo ang pananampalataya, makumbinsi ang isip niyo. Kumbaga, makondisyon na kayo sa pamagitan ng inyong isip. Bakit ang isang pamilya, yung panlasa nila, iba kaysa doon sa iba? Kasi nakaprogram na, meron ng seal of recognition dito sa mind. So dapat makumbinsi kayo na maliban na itong ating isipan ay maniwala sa salita ng Diyos, hindi tayo kailanman magkaroon ng pananampalataya. Alangan naman, isok-sok mo lang yung Bible doon sa ilalim ng ulo mo at sabihin mo may pananampalataya ka na. Hindi ganun. Di ba? Yung Bible, ilagay mo lang dyan, tapos katabi ko naman yan, may pananampalataya na ako. Hindi ganun. So, i-convince mo muna, i-condition mo muna yung mind mo sa pamagitan ng pag-aaral, sa pamagitan ng talagang saliksik sa Biblia. Doon ngayon, uusbong itong pananampalataya. Hindi yung nagsimba ka lang ngayon dito kasi tinakot ka ng mama mo, di ka sasama, wala kang baon. Diba? Kaya tayong mga lalaki, sumama lang kasi naaway tayo na asawa natin. Hindi ganon. Ikaw mismo, kumbinsihin mo ang sarili mong kaisipan patungkol sa Diyos at sa kaaral ng Diyos
Para ikaw ay kumbinsido. Para hindi kayo mag-aaway. O lalo na itong mga nanay, minsan ang bagal, sobrang tagal. O si tatay, nakabihis na lahat. Kasi kumbinsido siya sa Word of God. Nakakondisyon na yung isip niya eh. Dahan ko nga magsimba. O yung mga anak, wala, nakahiga pa rin. Oh, ano ba, magsimba ba kayo? Bakit? Hindi nga nakumbinsi ang isip. So paano nyo masabi, meron kayong pananampalataya? Eh ang kinokondisyon ng pananampalataya, isip mo na. Ha? Baka nagsimba lang kayo kasi tinakot kayo. O, walang baon, walang ulam. O kaya yung iba, simba kayo kasi ganito. Pag hindi kayo magsimba, o, magkakasakit kayo, mga ganun. Tinatakot. Dapat kayo mismo, aralin nyo. Okay ba yun? Huwag nyo itabi yung Bible doon sa gilid lang at hayaan lang natin. Pangalawa, dapat yung inyong emosyon talagang kumbinsido sa pananampalatayang ito. Ayon itong salita ng Diyos. Kumbaga, nakadikit kasi ang katotohanan doon sa inyong emosyon. Ganito yan. Inaral nyo ang Biblia. Naintindihan nyo, may katotohanan. Tama? Iyong emosyon mo, wala doon. Hindi sumama doon. Kulang pa rin. So dapat ang isip at saka puso. Magkadikit kasi yan. So ito yung katotohanan, nandito yung puso naman. So magkakaroon ka ngayon ng sabihin nating tuni-tuniladang pananampalataya. Hindi kayo busin, Mr. Carol. Tuni-tuniladay, ang dami. Di po ba? Bakit? Eh katotohanan, inaral mo ng husto. Nakadikit ngayon yung emosyon mo. Doon. So, ibig sabihin yan, talagang makabuluhan ito para ng palataya. So, kilalang kilala mo si Jesus. Kasi ganito yan eh. Ang pagkikilala sa taong may pananampalataya, yan ay pagkilala din natin kung gaano niya kakilala si Jesus. Ha? Kung gaano niya inaral ang Biblia patungkol sa Diyos. Nakadikit doon yung emosyon mo. Sunod ka ngayon sa Biblia. May nakakakita sa iyo, wala. Nagmamasid sa iyo si nanay at tatay o hindi. Ay dahil ang emosyon mo ay kumbinsido sa katotohanan, susunod ka sa katotohanan, di ba? Kaya nga pa, ang dapat ngayon, ito, yung iyong kalooban. Ano yon? Isipan, emosyon, at pangatlo, yung kalooban. Ano yon? Ganapin mo. Kumbinsido na nga isip mo na yan ang katotohanan. Wala naman doon yung pag-ibig mo sa katotohanan. Tanong, magaganap ba yun? Hindi. Hindi mo maganap. So, itong inyong pastor, nagtuturo sa inyo ng katotohanan. Tapos, nakumbinsi kayo na ito'y nagtuturo ng katotohanan. Pero kung hindi kayo susunod, walang pagganap, wala iyong katatagan at kasiguraduhan ng inyong pananampalataya. So, nandoon yung isip, nandoon yung emosyon, nandoon yung pagganap. Saan naman yung pagganap? Yung kalooban mo. Tandaan ninyo, ganito lang kasimple. Ito si Kenneth, anak ko physically. Hinuhubog ko yan, ha? Pastor, sumunod sa Diyos. Pero may sariling kalooban yan. Tama, mali. May sariling kalooban yan. Ngayon kung ayaw niya, mapipilit ko ba? Hindi. So ngayon, kung gusto ninyo, malugod talaga ang Diyos sa inyo, magampanan niyo yung Hebrews 11:1 na yan, ganapin nyo. Gawin nyo. Isa katuparan nyo. Yung kalooban nyo. Hindi lang isip, ay, grabe, totoo talaga yung sinasabi niya. Ay, gustong gusto ko yan. Talagang tango sa puso. Tanong! Sinunod mo ba? Ginanap mo ba?
Yan. So, yan yung questions na dapat ninyong tandaan. So, ang kalooban ang pinakamahirap makumbis. Ang isip sa pag-aaral, kumbisido ka. Ang emosyon, pag may pangailangan, lapit ka kagad sa Panginoon. Pero ang tanong, itong kalooban kung talagang napailalim naman. Okay? Thank you! Now, if you have questions, you can ask questions. Thank you. I-off ng YouTube.